Alright, good day mga kakwentuhan ko dyan sa boxing world, no. Nagbabalik Eljun nga pala. Alam nyo ba mga boss, mga kakwento, trending po si Floyd Money Mayweather ngayon sa social media nang dahil sa mga sinabi niya na itatapat yung tao niya, yung bata niya, si Tank Davis versus Halimaw ng Japan, rank number 2, pound for pound best fighter in the world, 4 division world champion, unified champion na Oya the Monster Inoue, man, na balak niyang itapat ito kay Tank Davis kahit, di ba, pag umakyat sa kanyang division, kahit catch weight daw ito mga boss. So trending to ngayon sa lahat ng social media account. And alam nyo ba nang trending yung ginawa kong video? Kaya nga lang nawala, long story lang, na-delete siguro. Di, nawala talaga mga boss. Kaya i-like mo na, i-like mo na yung video na to at i-share para steady tayo dito magkwentuhan, at i-follow mo na ako para always palagi kang updated kapag mayroon tayong mga kwentuhan, topic, di ba? Pag may trending, i-hype na hype ka, una ka sa mga balita sa mundo ng sports, lalo na sa boxing, MMA. Hype na hype tayo dito mga boss. Wala, hindi ka makakahanap ng hype dito mga, di ba, dito lang. So follow me para always kang, palagi kang updated sa ating mga kwentuhan, para mas always kang ma-hype, hindi boring yung buhay mo, di ba? Para always ka palagi kang hype, kasi nga ang boxing is magical. So kung gusto mong madagdagan yung magic yung buhay mo, i-follow mo na ako para always kang updated pag meron tayong ilalabas na mga vlog tungkol sa sports, boxing at MMA. At kung mahilig kang tumalpak, eh baka manalo ka rin, kasi mostly sa ating mga prediction, eh tumatama mga boss. Alam yan ng ibang mga kaibigan natin dyan, mga kakwentuhan natin dyan. So like this video, share at follow me kung hindi ka pa naka-follow. And salute sa mga naka-follow, welcome. Welcome mga boss, mga kakwento. So yun nga, ipagpapatuloy natin. Floyd Mayweather ha, usap-usapan na ngayon sa social media kung bakit nasabi niya na pwede niyang itapat yung kanyang bata na si Tank Davis kay Naoya the Monster Inoue. At alam niyo ba, may sinabi si Bob Arum mga boss ng Top Rank. Sabi niya, hindi okay sa kanya yung idea na itatapat si Naoya Inoue kay Tank Davis, kasi hindi daw pwede. Bakit naman hindi pwede? Boss Bob, 'di ba? Nagawa naman ni Manny Pacquiao yan before. 8th division world champion, umabot pa, 'di ba, ng welterweight division si Manny Pacquiao. So, I think Naoya Inoue, 4 division world champion, eh maabot niya yan. What if lang, pagpalagay natin, manalo siya kay Tapales, 2 division undisputed champion, and then manalo siya sa featherweight, undisputed na naman, what if lang ha, and then umakyat siya sa timbang ni Tank Davis at labanan niya ito mga boss dahil gusto ni Floyd. And what if pumayag itong si Bob Arum nala, diba? Sabi niya baka pagdating ng araw niyan, sige, okay na, paglaban natin yan para sinong matibay, magkaalaman na. Hindi, totoo yan mga boss. Alam naman natin ito, ito matindi ha. Tinalo nga ng impressively, very impressive, si Stephen Fulton ni Naoya Inoue. Alam naman natin si Stephen Fulton mas matangkad pa kay Tank Davis. Mas mabigat lang si Davis. At mas malakas, siyempre. Pero I think mga boss, kaya ni Naoya Inoue yan. Yes, mahihirapan si Naoya Inoue dahil alam naman natin mga boss ha, i-connect natin ha, si Mario Barrios umakyat sa division ni Thurman na welterweight. Nahirapan nga si Thurman kay Barrios pero panalo. Pero nung kay Tank Davis, nung lumaban sa kanya, ini-knockout niya lang. So alam naman natin talaga na halimaw si Tank Davis sa kanyang division mga boss. Kaya nga iniwasan din siya eh. Umiiwas sa kanya yung iba. Pero nahirapan siya kay Pitbull ha. Pero yun nga, panalo pa rin. So I think mga boss, kung itatapat at matutuloy talaga tong Davis versus Naoya Inoue, eh mag-follow ka na para palagi kang hype dito at updated ka nga sa ating mga kwentuhan, 'di ba? Kung meron tayong kwentuhan at live commentary dito sa mga labanan, eh always kang updated. So 'di ba?
i-follow mo na yan. I-follow mo na yan. So what do you think? Pwede na daw itong mangyari, mga boss. Tank Davis versus Naoya Inoue. Alam ko marami nagsasabi na knockout yan si Inoue kay Davis. Diba? At marami ng iba nagsasabi na konti lang mananalo dyan, Naoya Inoue. Comment down below, what do you think? Baka magbago yung isip mo. Diba? At alam nyo ba, maraming mga sikat na mga boxing hero nagsasabi na I think si Naoya Inoue yung mananalo dyan. Dahil hindi lang malakas si Naoya Inoue, mas mabilis pa kay Tank Davis at mas sharp yung mga suntok. Accurate power puncher. Diba? Hindi siya mararank number 2 kung nasa ordinary level lang si Naoya Inoue. Kaya nga siya tinawag na monster, diba? Halimaw. Diba? Halimaw ng Japan. So sa mga nagtataka dyan kung bakit daw naging issue yan, eh imposible naman yan, eh alam nyo na, nagawa ni Pacquiao dati. So bakit hindi magagawa ni Naoya Inoue? Eh halos magkapareho lang naman sila ng level ni Manny Pacquiao ng galaw. Kaya believe din tayo kay Naoya Inoue. Hindi lang malakas na boksingero, magaling. Diba? Very disciplinado na fighter. Diba? Pag walang, sabi ko nga, pag walang training, pag walang ginagawa, tapos ng laban, eh gusto niya pa rin mag-training. Diba? Pag wala siyang training, eh naghahanap ng paraan para mag-training, mag-sparring, nagpapalakas ng nagpapatibay ng stamina ng katawan, ng endurance, nagpapasharp ng kanyang isipan sa labanan. Consistent sa mga ginagawa niya, hindi pa chill-chill. So I think yung mga ganong klaseng boxing hero, mga boss, kaya siya ngayon nandyan at naging unified champion. Nilabanan si Fulton, tinalo yung pinaka magaling sa lahat. Ito nga mga boss, isipin nyo ha, sa mga nagsasabi, boss, Lods, idol, paano mo nasabing magaling si Fulton? Inatalo nga eh. Kayo naman no, bakit ba yung mga magagaling hindi ba natatalo? O sabihin na natin Floyd Mayweather. Eh bakit ba si Floyd Mayweather hindi ba siya natalo sa amateur career niya? At saka yung iba? At hindi ba sila, ito totoo to ha, panalo ba sila sa lahat ng mga rounds na ng mga laban nila? Hindi naman, di ba? May mga rounds na talo rin sila, mga boss. So, kahit, yes, ang final na announcement talaga kung sinong panalo pagkatapos ng laban sa 12 rounds. Pero, may mga rounds talaga na, di ba, talo yung ibang boksingero like Floyd Mayweather, Terence Crawford. Yung laban nga ni Terence Crawford kay Porter, yung ibang rounds doon talo siya Ni-knockout niya lang. So, walang boksingerong perfect, mga boss. Kahit pa undefeated record, may mga rounds na natatalo talaga sila. Yung laban ni Floyd kay Pacquiao, may mga rounds talaga na klaro-klaro kay Pacquiao. So, ganun talaga, mga boss. So, yun nga, sa mga nagsasabi dyan na mahirap ikasayan, imposible yan. At nagsabi si Bob Arum nga na ayaw niya sa idea na yan na itapat si Naoya Inoue kay Tank Davis. Wala namang imposible, mga boss. Diba? Kaya naman. Diba? Pwede yan. Nagawa nga ni Manny Pacquiao. Bakit hindi magagawa ni Naoya Inoue? Very, sabi nga, very disciplined fighter. Consistent puncher. Consistent powerful puncher, ha? Very smart. Mag-isip mga boss sa laban. Very technical fighter. Very strong. Minsan, awkward fighter. Magaling mang trap sa laban. So, kung mangyari yan mga boss,
pagnadala ni Naoya Inoue yung kanyang tibay, lakas at bilis sa timbang ni Tank Davis. Kahit catch weight, naku po, lahat sila dyan mawawalis. Maniwala kayo mga boss, kapag natalo niya si Tank Davis, pati si Haney at saka yung iba, pwedeng matalo ni Naoya Inoue. Kasi palagay ko ha, for me, si Tank Davis yung pinakamatibay at malakas sa division na yan. Kahit pa sinabi nyo na paano si Pitbull, nahirapan si Tank Davis. The problem is, si Tank Davis yung panalo at hindi naman siya na-knockdown o na-knockout. Diba? What do you think? Comment down below. Sabi ko nga. So, kung nag-enjoy ka sa ating usapan mga boss, i-like mo na yung video na to at i-share mo. Diba? Para nga marami tayong nag-uusap sa comment section, maraming makakaalam. Diba? At i-follow mo na ako kung gusto mong ma-hype. Gusto mong ma-hype sa next video natin? Mayroon tayong mga kwentuhan next video. Forever tayong mag-upload. So kung gusto mong ma-suggest o diretso ka ng, di ba, ma-update dito sa aking channel, sa aking page, kung gusto mong ma-hype sa mga kwentuhang sports, lalo na sa boxing, MMA, always tayong updated dito sa mga kwentuhan, lalo na sa mga sikat, mga boss, trending topic, issue. Diba? I-follow mo na ako. Yun lang mga boss. Eljun nga pala, ang pabansang macho ng Pinas. Ang tagapagkwento sa inyo ng mga trending sa social media, sports and entertainment locally and internationally. Yun lang. Salute. Peace out.